isi-share ko sa inyo isang mga trabaho sa kusina. Bagay na bagay ito sa mga bagong gustong magtrabaho sa kusina. So ito yung mga tips, mga trabahong ginagawang pang kusina na mararanasan ninyo lalo na sa mga nagsisimula. So bagay na bagay ang video na ito para sa inyo mga kababayan, mga bagong magiging kusinero. Ito, paglilinis ng isda, isa sa magiging trabaho ng isang kusinero. Gusto mo maging kusinero, mapabarko, mapa-restaurant, gusto mo maging magaling na kusinero, dadaan ka muna sa mga basic tulad ng ganito. Paglilinis ng isda, kailangan marunong ka maglinis ng isda, magtatay ng isda. So ang laking isda nito, ano to, ha, hagfish. Hagfish ito, pamilya ng snapper. Pero laki niya, 14 pounds. 14 pounds siguro mga nasa ang conversation noon is ano, kilos, mga 8 kilo. So ipipili ko to. Yan, kakaliskisan mo muna, kakaliskis ka. Ngayon kung hindi ka ano sa glove, pwede ka mag suot ng gloves, pero hindi na ako nagsuot ng gloves. Pero pag may bantay sa restaurant, kailangan naka-gloves ka, maayos. Mas maganda talaga pag naka-gloves, pero ayaw nyo gawin nyo, huwag nyo lang ako na kayahin. Matikas ulo ko eh. Pag natanggal, edi natanggal, yun lang. Kaya, yun, nakakaliskisan. Kaliskisan yung isda. Tapos ipipili natin, ipapakita ko sa inyo yung pag-chile. Tatanggalin yung ulo, tsaka yung pag-portion. Yun yung mga isa sa mga ginagawa o trabaho sa ano, sa kusina. Lalo na pagka soloista kang kusina. Pero pagka sa mga hotel, meron naman kayo mga butcher. Yun. Isa to sa mga ginagawa ng mga tinatawag sa area sa restaurant o hotel na butcher area. Yung mga butcher chef. Walang ginawa kundi magkatay ng isda o magpili. Yung mga seafood butcher, meron naman iba mga butcher sa mga karne, meat naman. Ba, kung magaling ka marunong magbutcher mga isda, mapapakinabangan mo yan mga kapatid, mga kababayan. Pwede maging trabaho sa abroad yan, malaki kita niyan, lalo na sa Australia, Canada. Laki ng kita niyan, magbutcher ka. May course kaya yan ang kinukuha ng court bago ka tanggapin sa abroad. Butchery, malaking sweldo niya sa abroad, kapatid. Ako po. Pero dahil kusinero tayo, kasama to sa trabaho ko. Pero pag nandito yung mga tauhan ko, yun, pinapagawa ko. Pero dahil sa pandemic, tipit-tipit sa tao, dahil hindi naman busy, nagagawa ko na rin to. Kaya ko itong gawin. Kapag multitask na rin, yun sa mga tips yun. Sinino ko, kailangan multitask ka. Why? Because I think if you are a multitask man, you know, hindi ka mareklamador, ang ka-advantage nun, may schedule ka. Di ba? Mareklamador ka, tamad ka, hindi ka ma-multitask, ako po. Second option ka, kamigyan ng ano, ng schedule yun. So, nakaliskisan ko na to. Laki. Oh my God. Fucking huge. Hagfish ito, mga kapatid. Hagfish. Pamilya ito ng red snapper. So, ito ko yan. Pipilay ko yan. Yan. Tapos niyan, nakaliskisan. Nakaliskisan muna. Tapos, inisin yung mga kaliskis. Bawal ang makalat sa kusina, di ba? Yun yung sinabi ko yung una kong vlog. Ayaw na ayaw ko nun. So take your time. So, magmamadali, talagang pag nagmamadali ka hataw at busy, ako po, kaliskisang hataw yan. At sa busy yun ngayon, medyo tayo na sa trabaho, take it easy, take your time, you know. Na we're really busy, so but video, I'm gonna do this, fill in him up, and I'm going to portion it, and seal him up in a vacuum. Tawag na production, pag-proportion, kasama sa trabaho natin mga kusinero yan, yun, pag-proportion,
butcher. Pagpupusin ng isda. Ito ba yan? Tanggalin yung ulo kasi pipilay dito. Kasi proportion natin. Siguro mga per order is 8 ounces. Pagka pinutol mo yung ulo, ganun kadali. Tapos yung ulo, ang sarap niyan isigang, mga kabayan. Gusto po. Sino may gusto ng ulo? Burado, ikaw. Pangsiniga. Diba? Lalo na tayo Pinoy, mahilig tayo sa ulo eh. Diba? Lalo na yung mga babae, mahilig sa ulo. Pero, lang pa rin naman hindi kayo sa ulo. Lilinis ng isda kasama sa magiging trabaho natin. Pag ikaw ay gustong magiging kusinero. Putol na ang ulo. Hot fish, para siyang may ano sa nguso. Ang sarap na yan niya. Ayan, ito yung ulo. Hog fish ito, hog fish. Laki. Ang sinigang. Kasi ayan ang mga dumi. Dibisin natin. Kasi ito po malansa. Malansa talaga ito, mga kapatid. Ayan. Kusinero. Kusinero ka. Alahawa ka niya. Ang mga malansa. Ito. Alahawa ka niyang brad. Sa hot kitchen ka. Ito, unahin natin yan dito. Pipili. Sama sa ayan, malansa. O, ganun talaga. Pag-trabaho sa abroad. Malansa siya. Kasi, yun nga. Dahil na tama mga kutsilyo ginagamit nyo. Pang-pili. Yun. Filleting knife ang tawag doon. Filleting knife, you have to use your filleting knife if you want to fillet something, fish or beef. Kaya pagka bibili kayo ng kutsilyo, may pinatawag dyan na filleting knife, chopping knife, paring knife, sana yan. Natututunan nyo yan kung anong dapat na tools na nababagay pag may gagawin kayo. Magchachak-chak kayo ng onion. Gamitin ng ibang knife dyan. Pero may tinatawag na versatile knife para sa akin. Sinasabi na chef knife. So, yun. Ito. Pinipilay na. Pilay na siya. So, medyo tigas-tigas. Mayroon din trabaho na ito. Iba dyan, pagka naging chef na, talagang iutos lang ito. Pero, ano nga rin pala, shout out din, lalo na yung mga, shout out pala sa mga ano, yung kusinerong mga nagbabako, kusinerong siman, magagaling yan. Yung mga kusinerong siman, yung may chick cook, soloista yan. Diba? Maraming alam yung mga yan, magpili lahat, kasi sa kanila lahat. Wala silang tauhan. Kaya yata pag nagbarko ka, tauhan mo lang. Yung messman yata. Wala tauhan mo. Tapos lahat yung alam mo na magpil, luto lahat. So, yun na. Pagpili natin ang isda, tatanggalin natin yung tignan natin eh. Kasi pang restaurant ito. Puportion natin siya. Ito yung kalahati. Natanggalin natin yung skin niya. Pero kung gusto niyo itong maging meron siyang skin, pwede rin. Pero kasi yung ibang mga customer, lalo na yung mga ibang lahi, ayaw ng may skin. Pero iba may skin. Siyempre tayo eh, siyang gusto natin skin eh. Siyempre, kukuha tayo ng ito. Weighing scale.
brains, kaya yan ang sinasabi na portioning. So, maganda natin yan, back to zero. Ounces, proportion. Yan, ito, isang piece, nakalakay ng isda. Yun, 8 ounce, sakto. Ito siya, 8 ounce yan. Perfect. Sa middle part niya yung parang tinik yakin lang ko kasi medyo matikas ang tinik na ito, so I have to check very very cool. Okay, yan. Tapos tips, itong parte na to, yung gitara na yan, ano yan, kutkutin nyo lang, ayan o, may meat pa yan. Pwede nyong gawin mga ceviche sa Spanish. Ayan, ayan, mga meat pa yan. Kakaskasin ko yan. Ayan o, ayan o, meat o. Ayan, ano yan, pwede nyong gawin ceviche o kaya kilawin sa atin sa Pilipinas. Yun, tips yan. Walang waste. Kasi ito, pwede gawin stock, pinakukuluan yan sa restaurant. Tinatabi yan. Kapulay niya para gawin stock o sabaw. So, yun guys, napili na natin yung isda. Ito. Pili na siya. Naka 6 portion ako. So, ito. Kasama to sa gusto mong maging kusinero. Isa sa magiging trabaho na ang kusinero. Naka sa mga bago magiging kusinero. Yun. Ito. Portion. Portioning naman. Yan. Vacuum pack. This is lang ito. Lagi may machine. Lagi naman may machine sa mga restaurant at sa mga hotel. Yan. Yun. Ito yung mga trabaho sa kusina. Kung magkukusina ka, kung maging chef, walang araw. So, pointers ito sa mga gusto maging magkusina, magtatrabaho. Ito yung mga siyempre kasama to sa mga daily tasks. May position naman. Yan yung mga demi-chef, yan, mga gumagawa nito, mga helper, tural, yan, babakin. So, yun. So, yun na nga. Ayun, mga na-potion na ito. So, yan, may machine naman. Pag ganun lang na machine, tapos. Ako, lalagyan lang ang palayang guys, ha. Ilalagyan ito ng mga date production. Yan. Yan, yan, mga trabaho. So, yun guys, ang vlog natin ngayon, yun, mga pag-pilay, pag-butcher sa mga trabaho sa kusina, yun ang naging topic natin ngayon. Sana may natutunan kayo dito, lalo yung mga bagong gusto maging share someday. So, sana nagustuhan nyo ang video na to, itong tips ko, tsaka isa ito na pwede maging trabaho sa abroad. Naku, ano ito, maganda laki-laking kita sa mga Canada, Australia, butchery, oo. Kasama niya, maglaki mga field niya yan. So yan mga kasama. So yan mga kapudis. Salamat. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Magkita ulit tayo sa susunod.